What's up guys? Doc Jello here. So I'm driving papunta sa clinic. Hirap ano camera. It's been a while since nung nag-vlog ako. Around 3 weeks na yon. At well, dumaan ang anniversary ng clinic and also ongoing pa rin yung construction ng ating clinic. At talaga naman medyo busy ako kaya medyo hindi talaga ako makapag-vlog. Pero today I'm gonna try making a video. Let me tour you guys doon sa pinagkakabisihan ni Doc Jello. Samahan niyo ako. Tara. I hope you guys, every one of you, for parents, for babies, I hope you all guys are doing well. At during this pandemic, I know everyone is having a hard time, but I do hope so that we are gonna make it through at matatapos dito. And ngayon, pupunta na tayo clinic. Itutour ko kayo ngayon sa ating bagong gawang Zootopia Animal Clinic. So it's not yet finished, pero meron pa rin naman na mga tapos na at mga areas na hindi pa, but I'm gonna show it to you guys. Yung last vlog ko is about doon sa clinic din. Pero talagang raw pa yun. Ngayon medyo maitsura na yung clinic, so let's go. Arat na! Alright, malapit na tayo. Yun, oh. Dito na tayo. Yun! Sa ilalim ng puno. Kita niyo yan? So dito ako nag-park sa luma nating clinic. Hindi pa namin natatanggal yan kasi hindi pa ayos. Pero nandun kami sa may dulo. Hi! Ayun! This is, kinakonsult si Dr. Paola. This is our examination room. One, where we do the vaccinations and the deworming. So may kinakonsult din ngayon si Dr. Paola. This is our surgery room. So dito tayo magsusurgery. Kaso as of now, wala siya. Hindi pa tapos ang surgery table. This is for the laboratory and the grooming sa second floor. Pagkaan natin yung laboratory. Okay, so medyo madilim at hindi pa ganun kalinis dito. But this is going to be the laboratory room. So for staff only. May ilan na kaming mga nakalagay ng gamit sa ating ilaw. There you are. So yan. Medyo madilim pa pero wala. Hindi na talaga siya pumuputi. This is our autoclave machine kung saan na in-sterilize natin ang mga surgery tools. And this is our centrifuge kung saan namin hinahandle ang mga blood. So ang plan, ang mga stuff dito nakalagay. So medyo madumi talaga dito. Hindi na napaputi, I don't know why. Pero ganyan na siya yung na-receive namin, tinry namin pabaran kaso wala talaga. But ito pinagawa lang namin to. This is where the machines is going to be placed. CVC, the chem, and the microscope or yung isa pang progesterone test namin. And this is where we're gonna put everything na mga kailangan dito. So, yeah. For the meantime, nakalagay yung aming laboratory equipments doon sa surgery room. Dito. Sa room na to. Dahil yung kanina nakita yung video dahil yung mga hindi pa ayos dito. And also, wala pa naman, hindi pa naman nagagamit yung surgery room namin. Pero ikutin natin. So, this is where the second floor, first floor, ito yan ng second unit. Puntahan natin yung grooming namin. So, pinturahan namin ang green yung side. Yan o, hanggang third floor. But, the second floor na amin, second unit, is the grooming. Nakasara siya. Ito, pabukas! So yan, pumasok na tayo sa loob ng aming grooming. Ganto na yung tsura, naka-aircon kami. Tapos may heater pag naliligo. This is where naliligo yung aming mga dogs. Medyo magulo daw dito. At hindi pa kami nakabili ng bagong cages kasi wala pang available yung supplier. Pero we have two table for grooming. Tapos
Ayan, ganyan lang ang mature ng grooming. And then, punta natin yung third floor. Let's go. So, sa third floor ng second unit is our staff room. This is where the doctor's room nakapwesto. And, ayun. Medyo magulo dito. But this is where, this is the kusina ng aming third floor mesa to, guys. Nagpapatuyo lang si Dr. Alan ng ano. Pero this is our room for food. Dito kami kumakain pag lunch. And ayun, overlooking sa labas is the subdivision, the Metro Gate Estates. Pretty much mainit ngayon, pero pagka mahangin, sobrang hangin dito sa area na to. Medyo magulo lang talaga, hindi pa nalang nakaayos. At dito, sa third floor ng first unit is our confinement. So as you can see here, before, hindi kami nakakapag-confine ng mga small and mga large breed, but ito na, nagpagawa kami ng customized na cages for large breed. So even German Shepherd or any large breed kaya dito i-confine. So we have three of this. So it can accommodate three large breed at the same time. And sa taas ng tatlong yan, may dalawa na maliit at yung itsura niya. Small. So medium to small can be changed. Pwede siyang ma-convert to medium, tatanggalin lang yung nasa gitna. Pero yes, hindi pa siya tapos. Dahil nahinto yung gawa ng trabahador today. I don't know why, ba't sila umabsent, ba't nag-text sila kanina umaga na bukas na daw sila magtutuloy. This is where the sink, kung saan yung mga ito, yung mga pupu or bibi or suka ng mga confinement patient, dyan pupunta. So it's infectious. We're gonna have a different protocol for this. Yan, nakabaliktad lang yan. Pero yun yung aming sink for the infectious area. Basically, this area is our confinement area. So as you can see, yung confinement area is just beside yung doctor's room. Maglalagay lang kami dyan ng tawag dito. A few moments later. Naalala ko na, kortina. Maglalagay kami ng kortina dyan. So, dito yung mga confine. At malapit lang sa room ng doctor para ma-monitor. And the vet nurse, ma-monitor yung patient namin na i-confine. And, yan o. This is the room. Yung sa doctor, ito naman is the x-ray room. Nakalaan to sa x-ray. Though wala pa kaming x-ray, but alam niyo naman, mataas ang pangarap ni Doc Jello. This is where we're gonna place the x-ray. For the meantime, ginawa muna namin siya. Tambakan kung ano-ano yung mga nakalagay dito. It's quite spacious at kayang-kaya niya talagang maglagay ng machine dyan sa loob. Hopefully someday, no? Maging x-ray room namin siya talaga. So, that's the third floor. And doon sa second floor ng first unit is the area for check-up. Ibig sabihin, kapag chine-up namin yung aso at meron siyang sakit at meron siyang kailanganin siyang i-confine, dito natin siya isiswero, diretso siya sa ating confinement area. Dito sa area na to. So, ganun lang flow traffic. Basically, dito tayo nag-check ng may sakit. No? Nandito na lahat ng mga kailangan natin. Kaya kanina meron akong patient na mayroong sakit sa liver. I explained thoroughly to the client kung anong condition meron yung kanyang cat. But all the liquids na kailangan for confinement is in here. Though it's not air conditioned dito sa area na to, but it's, sabi ko nga, pag binuksan yung napakalakas ng hangin. And may electric fan lang tayo. And this is the waiting area for the client. So kaya na lang hanggang dalawang client for check-up dyan. So pag pinonfine, diretso tayo dun sa third floor para okay, diretso na. So yun yung traffic, basically walang contact yung may sakit, nandun lang yun sa may baba, sa examination room 1. So yun, biglang pumasok si Doc Paula, tinatawag niya itong mga pusa namin. Pero as I'm saying,
yun yung examination room and the surgery room. Technically, walang contact or walang traffic flow yung may sakit sa walang sakit. Pagka may sakit, immediately tinatanong namin yung client kung for check-up, nagsusuka ba, or nagtatay, didiretso na yun sa second floor packet dito. Diyan na sila maghihintay. Ganun ang traffic flow natin at yung mga nasa baba lang ay mga healthy ones. So talagang safe ang ating mga fur babies at hindi sila pwede makakontract ng nosocomial diseases such as parvul, gaya ng sinasabi ng iba. But still, even though nandun naman tayo sa kabila sa old Zootopia, we're very cautious naman din. Lahat ng disinfection protocols ginagawa natin at sinusunod. But this one, itong lugar natin dito is mas maganda lang dahil talagang yung traffic flow natin is perfected at talagang okay na okay siya at safe na safe. So yun, again, this is where we are gonna confine the patient. Tapos kapag isuswero na, tataas na siya sa confinement doon sa third floor. As you can see, how do we communicate sa bawat area? So sa grooming area namin, meron kami buffing or radio. Doon sa kabila, dito meron, sa baba meron, at sa third floor meron din. That's how we communicate to each other sa aming team para mabilis ang coordination namin kahit malayo-layo kami sa isa't isa. And actually, this is where our cuts is feeling. Yan. So that's pretty much about the second floor of our first unit. So balik tayo dun sa first unit. Balik tayo sa first floor ng first unit. Yun lang nakakapagod talaga dito. Yung pagbaba, medyo yun nga lang. Oh my God. Alright, so at least we have a restroom. So, pakita ko lang din yung medyo messing restroom namin. Okay, yan. So, this is how it looks like. So, isante. Alright, so medyo malawak. Meron kami yung salamin. So, yun. Punta na tayo. So, baka maliligo kayo. This is the first unit. Second floor. And then, dun pa yung third floor. And ito yung first unit kung saan na doon yung reception and billing. May kita niya pagbukas natin ang pinto. Alright. Yeah. Hi. Mga quotes namin. This is the station. Kamusta guys? I'm vlogging. So, ayun si Pergie. Yung pinakamalapit naming clinic assistant. Si Doc Paula na mahihain sa camera. At si Clarissa na secretary namin. So, nandyan ang ating computer and monitor ng ating CCTV. Dito sa area na to, sa aming station or pinaka-billing and reception is where our medicines and stuff is located. This is where the clients is paying and this is where we make our prescription. And yun, and yung mga clients are being brought individually dito. Hindi natin napasok kanina tong area dahil may client si Doc Paula eh. So, ito yung itsura niya. Pabos na yung Nutri Chunks. It has its own aircon na umabot hanggang dun sa surgery area. But basically, pagpasok ng client, we make them sit in here. And then us in here, ini-examine natin yung patient dito. So, yun. Mag-client ka naman tayo pumasok. So, hinihintay na lang namin yung paggawa ng surgery table namin so that we can continue surgical procedures again. So, for the meantime, we're putting all the machines in here. Ito yung CBC machine namin. Ayan, so, bukas na siya kasi may tinest kami kanina. And also, ito, yung CBC machine. Hindi siya nakabukas kasi hindi pa siya namin siya nagamit today. Pero, usually, binubuksan siya kapag ka meron kaming ititest lang. And then, immediately, pinapatay. And nga pala, this one, CBC machine, 7 days siyang hindi pinapatay. Or 6 days pala, kasi Monday to Saturday lang kami. So, hinahayaan lang natin siya nakabukas until mag-Sabado, saka namin papatayin bago magsara. And also, this one is our microscope. So, this is where we're looking yung whereabouts
na kailangan tingnan through microscope sa ating mga patient. Pretty much meron pa kaming isang machine na parating, which is we're gonna test yung progesterone. Pero wala pa siya. Usually, ka-partner siya nito. So, dapat sabay sila, so wala pang stock daw yung machine yun. But it's coming, and then we're gonna be able to test yung progesterone ng mga patient namin na nag-heat. And many more, like antibodies and other stuff na pwede pang i-test. It's a good machine. Aside from that, ito, yung mga surgical tools namin, dito muna nakalaga. So, dito kami naglalagay ng mga tools and all for surgery and other stuff. Pero yun, this one, I just want to feature it then. This is our Purity UV sterilizer. So, UV light ang gamit yan. Just like that, we're gonna put the tools or surgical tools in here. Tapos the UV light will kill all the bacterias and germs na nandun sa tools. But before natin ilagay dyan, ini-sterilize na siya sa ating autoclave machine yung nakita nyo doon sa laboratory. But this one will maintain matagal na stuck yung ni-sterilize na tools, pwedeng ilagay muna dyan to counter-kill or make sure na wala talaga makakalusot ng microorganism dun sa surgical tools natin. So, dalawa yan. Yan, the other side niya. Ganda niya, sobrang ganda niya. And pretty much, that's everything for the laboratory and surgical room. So, kompleto naman kami ng mga gamit dito. Except with the advanced one, like X-ray pa and ultrasound. Currently, wala pa kami nun. So, yun, definitely, that's everything about the new Zootopia Animal Clinic. It's bigger, it's larger, and it's actually better than the ones that we had before. So, maybe I can continue pagbibigay ko ng advice and videos in the long run. For the meantime, tour muna yung ginawa ko. Look at this. It is our rule here sa clinic na magsuot ng mask and face shield all the time. Kaya tayo nakaganto. So, yun. Later, gagawa tayo ng video teaching about things that you want to know about your dogs or cats. So, hopefully, it's very soon. Maybe this week, gagawa ko. So, finally, I dedicated a cellphone. Currently, wala pang tumatawag. Pero, I already have a cellphone na inilaan para sa free consultation ko. So all you have to do is to call me doon sa number na pinost ko sa aking Facebook page. And I'll try to answer kapag hindi ako busy. Ngayon, si Doc Paula lang yung nag-a-attend. I really have to help her na. I just made time to make this a vlog para sa inyo. And hopefully, makagawa pa ako ng mga further videos. Don't forget to subscribe and ring the bell. Subscribe kayo sa YouTube channel ko and also sa TikTok. I'm making videos sa TikTok. Educational videos sa TikTok ang ginagawa natin. So yun lang guys. Thank you very much for watching. I hope nag-enjoy kayo sa vlog na to. And I'm gonna show again yung video na recap ng ating new Zootopia Animal Clinic. Thank you so much. Bye! Nakita nyo na yung post ko? Hindi na ako sigurado. Ah! Pinost ko siya! Hello, Blinky! Dito na, pakita natin siya sa camera. Hello, Blinky! Nasa page ka ng Zootopia! Thank you po! Pinost kita! No! Nice! Area. So we have two aircon, this one, lakas yan, ito also, nandun, lakas din nandun, yeah. And I think this is the animal clinic, naka-fresh na, para hindi kita yung loob ng mga nasa loob. Alright. Bye-bye. Feels like being inside. There, you. Hurts. Hi. So,
Hi ka naman. Grabe. Hi! Hi! Yun o. Oh. Ikaw din. Mag-hi ka din. Hi! Yun o. Oh, say hi. Hi vlog. Ngayon na lang ako ulit mag-vlog eh. Pinapakita ko yung clinic natin eh. Diba? Last na. Bye-bye! Bye-bye!